Singapore. Wala ko kayo? Di pa talaga eh. Hindi ka nangyakal ko kasi ng oras ito. Kaya masarap matulog. Tayo muna kayo. Tayo. Kailangan nyo muna stretch yung kamay nyo. Taas. Pero ba yan? Masarap siya yung nasa harap. Masahin nyo. Katabi, katabi. Tapos kayo ang masasabi, ano, kung dapat paglaruin o hindi. So bago natin yan na patuloy na pag-aralan ay inuubos muna tayo sa isang panalangin. Pakilang Diyos, salamat po muli sa hapong ito na kami po'y dinarin muli sa lugar na ito upang kami po'y mag-aral muli ng inyong pong salita. Gusto niyo po kami pong pusipisipan sa katotohanan ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang title nito ay Leveling the instead of leveling out. So usually sa mga video games, we want to level up. Pero as Christians, tayo ay level down for Jesus Christ to be leveled up. So we know, alam natin tayo ay nasa isang gera. At this war is happening in our brains, in the battlefield. The battlefield is in our brains. So basahin natin itong quotation from Evangelism, page 25. Sayang natin. Sabi dito, the spiritual darkness that covers the whole earth today is intensified in the crowded centers of population. The record of crime and iniquity in the large cities of the land is appalling. The wickedness of the wicked is almost beyond comprehension. Many cities are becoming a very Sodom in the sights of heaven. Ano ang ginawa ng Panginoon sa Sodom? Pinaulala ng apoy. Bakit? Sapagkat ang kasalanan doon ay puno-puno, napaka-sama ang lugar na yun, na kailangan ng sunugin yung lugar na yun. So sobrang kasama. At ang sabi ito sa ating binasa, na yung kadiliman daw na pang-spiritual sa buong mundo ay alos talagang buong mundo na ay napaka-dilim na. At ang sabi dito, yung kasamaan ay talagang sobrang kalat na kalat, lalong-lalo na dun sa maraming mga tao. Siguro, ang Camarines Norte, hindi naman masyadong syudad, ano? Pero hindi siya syudad, no? Sa province lang, di ba? Province siya, at mapalag tayo dito. So, pagkat nakikita ko, di ba, mga buhay dito, di ba masyadong maraming mga technology na nandito, at parang mababait pa ang mga tao dito. So far sa aking mga nakita masama. Pero kapag ka kayo ay nandun sa syudad, nako, talagang makikita nyo na napakabulor ng buhay. Kaya mas masarap na pera sa mga probinsya. At yun nga sabi dito, marami daw mga lugar ay parang Sodoma na. Sabi dito, the enemy of souls is working in a masterful manner to gain full control of the human mind. Ano? Yun daw yung gusto niya. Ang gusto ng kaaway, sapagkat ang labanan ay nasa isip ng mga tao, gusto ng kaaway na magkaroon ng control sa isip ng bawat tao. At nakita nga natin kanina, sa pamamagitan ng panunod ng mga tao ng movies, mga entertainment, theatrical style na amusement, at paglalaro ng video games, ang kaaway na pwede kontrolin ang isip natin, mga tao. Sabi niya, and what God's servants do to warn and prepare men for the day of judgment must be done quickly. So, kailangan tayong mga kabataan na tinawagan ng Panginoon. Meron tayong dapat gawin sapagkat ang mundo ay pasama na ng pasama. Pasama na ng pasama. Sabi sa Ephesians chapter 6, verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness
in high places. No? Ang kaaway natin, hindi yung mga tao, hindi yung kinagagalitan yung mga kaklase nyo, yung mga mayayabang na mga katabi nyo sa school, yung mga masusungit na mga teachers, hindi sila kaaway natin. Ang kaaway natin ay yung mga kapangyarihan na hindi natin nakikita. Ang kaaway natin ay gumagawa ng mga bagay na hindi natin nalalaman, sabi dito. At dapat tayong maging mahinan. So balikan natin po ano yung mga pangyari. Una-una, we are engaged. Tayo nasa isang biyera. At ang kaaway natin ay si Satan. Ang labanan ay nangyayari sa utak natin. And ang kaaway, the devil works diligently to set up strongholds in the mind. So kapag ka nagkaroon siya ng control sa atin, ayan ang kanyang pinaka gustong mangyari. Sabi niya, he does it through strategy and deceit. So, ang kaaway ay ginagawa na gayain tayo, lukurin tayo, magpunta tayo sa kanya na hindi natin nalalaman. Tama ba? Sabi niya, he is in no hurry. He takes his time to work out his plan. So, may tanong ako sa inyo. Kailan niyo malalaman na kayo ay nadaya? Nadaya na ba kayo? May dumaya na ba sa inyo? O kaya sinunas na gawa niyo na bang mandaya ng ibang tao? Paano niyo malalaman na kayo ay nadaya? O naluloko? Naluloko na ba kayo ng ibang tao? Bugod. Kailan niyo malalaman ng isang tao? Boyfriend ba yan? So, ang tanong nga, paano malalaman ng isang tao? Kapag kayo ay nadadaya, alam niyo ba na nadaya kayo? Yes. At last. Alam niyo ba? Actually, the point is this. Ang isang taong niloloko o dinadaya ay hindi niya alam na dinadaya siya. Pero the moment na nalaman niya na naloko ako, nadaya ako, ibig sabihin, hindi na siya nadadaya. Tama ba? Siyempre, alam mo na eh, na nadadaya ka, ibig sabihin, hindi ka niya pwedeng lokohin. Kasi alam mo muna na niloloko siya. Pero habang hindi mo pa nalalaman yung panloloko, yung pandaraya, nandun ka pa sa point na ikaw ay nadadaya ka pa rin. So, kanina nung umaga ay napag-aralan natin yung mga pandaraya ng kaaway, yung mga panluloko ng kaaway sa atin. At ngayong hapon, dahil alam nyo na, hindi na kayo pwedeng dayain. Maliba na lang, magpadaya pa rin kayo ng patuloy. Magpaluko pa rin kayo ng patuloy. So, it's your choice. Hindi natin sinasabi dito na huwag na kayo manood ng TV, huwag na kayo magkaro. Choice nyo yun. So, huwag niya sasabihin, ay, sabi ni Kuya Quint, huwag na daw kami manood, huwag na kami. Wala akong sinabi nyo. Choice niya yan kung kayo patuloy na manood or hindi. So, sabi dito, yung ating nabasa kanina, na sa atin daw pagtingin sa ating Panginoon ng patuloy, doon tayo nababago. Sa ating patuloy na pagtingin sa Kanya, pagbabasa natin ng Bible, pananalangin, ay yung ating mga characters ay patuloy na mababago sa Kanya. Sapagkat ating napag-aaralan dito na yung pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang pagbibigay ng Kanyang bugtong na anak ay ating naranasan. At ito yung patuloy natin titingnan, doon tayo mababago. Sabi dito, sa mind, character, and personality, isa sa mga favorite books ko. Mind, character, and personality. Sabi niya, the mind is the best possession we have. Ano daw yung pinaka best na possession natin? Mind. Hindi mga isip. It's the best possession we have. Sabi niya. But it must be trained by study, by reflection, by learning in the school of Christ. The best and the truest educator the world has ever known. He must be a man of pure mind and conversation, one who will abstain from every appearance of evil and give no occasion for reproach through his heedless spirit. So sabi dito, ang isip ng taong tao ay kailangan turuan ng mabuti. I-train ng mabuti. Ano? At sabi dito, ang pinaka-best educator, pinaka-best na tagapagturo ay walang iba, hindi si Jesus Christ. At ang sabi dito, kinakailangan yung tagapagturo natin ay talagang purong-puro yung kanyang isipan na kung saan tayo bilang kanyang mga tinuturuan ay magkakaroon din ng magandang isipan. Walang ibang laman ito. Walang
kahit anong bahay mo ka sa pag-ibig, ang kabutihan ng pag-ibig ng Panginoon. Tuloy natin, sabi niya, He, Christ, died for me that I might be blessed, and that His joy might remain in me. Therefore, I keep my mind in that channel. Sabi ito? No? Yung pagkakaroon ng laman ng isipan ng tao ay choice natin. Diba? Hindi tayo pwedeng kontrolin dito ni Satan kung ano ilalagay natin niya sa isipan natin. Choice natin bawat isa kung ano ang mapupunta sa isip natin. But, kung hayaan natin si Satan na kontrolin tayo, that's the point na may control siya sa atin. Pero that is our choice kung hayaan natin siya kontrolin tayo. Hindi. Sabi niya, I educate it. I train it. I train my tongue. Yung mga sinasabi natin. Tayo ang may choice na lahat. Yung ating nga, I train my thoughts, I train all that there is of me that I may pass it upon Jesus Christ. So sabi kanina ng text natin, lahat ng ating kaisipan ay walang ibang laman dapat, kundi yung pagsunod, kalooban ng ating Panginoon Jesus Christ. Okay tayo. Malapit na tayong dinaradyo sa mga pag-aaral natin ngayon. Sabi dito, the only security for any soul is right thinking. As a man thinking in his heart, so you see, the power of self-restraint strengthens by exercise. That which at first seems difficult by constant repetition grows easy until right thoughts and right actions become habitual. So ang pagkakaroon ng tamang kaisipan, hindi after ng PYC, maganda na agad yung isip niyo. Hindi ganun. Walang ganun. Ito ay pinapractice. Sa unang mahirap, parang nagbabasaan ng Bible. Si Genesis ka, ang hirap maintindihan. Diba? Binasa mo, ang lalalim ng mga salita. Experience na ba yun? Experience yun, experience yun. Ang hirap talaga maintindihan. Parang, ayoko na nga magbasa eh. Parang nakakaantok na eh. Pero habang patuloy tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, lalo tayong nasasanay na sa mga salitang ginagamit dito. Darating yung panahon, maiintindihan natin. Ang sabi nga dito, kailangan ay constant repetition ng mga bagay-bagay. Pagka hindi ka sanay mag-isip ng mga bagay tungkol sa Panginoon, hindi ka talaga, hindi ka pa magiging parang kakaiba pa para sa iyo. Parang hirap gawin. Pero the more na ikaw ay laging paulit-ulit na ginagawa ito, magiging, sabi niya, hanggang sa ang right thoughts, mga tamang pag-iisip at actions mga ginagawa ay maging habitual. Parang normal na lang sa iyo. Magiging normal sa iyo. Sabi niya, if we will, we may turn away from all that is cheap and inferior and rise to a high standard. We may be respected by men and beloved of God. So, ito yung ating pag-aaralan ngayong hapon. Tuloy natin. Isang quotation. The ability to fix thoughts on the word in hand is a great blessing. God-fearing youth should strive to discharge their duties with thoughtful consideration. Sapagkat nga tayo ay binigyan ng Panginoon ng isip, hindi yung isip natin binigay sa aso o sa pusa. Ang tao ang binigyan ng isip, kaya dapat daw natin ito gamitin. Dapat natin gamitin. Sabi niya, keeping the thoughts in the right channel and doing their best, they should recognize their present duties and fulfill them without allowing the mind to wander. Ito ang experience ko. Masyado siguro nasira yung aking brain dahil sa panonood ko ng TV. May mga pagkakataon na kikinig ako ng mga lectures. Parang nasa school ako, mga lectures sa PYC. Minsan lumilipad yung isip ko sa mga ibang bagay. Sapagkat may effect yung aking panunod ng television. Hindi ako masyado makapag-concentrate. So, ito yung isa sa mga effect. At yun ang ginagawa ng television sa panunod ng games. Lumilipad talaga yung isip. Nag-alpha mode. Nawawala sa beta, nawawala sa tamang pag-iisip, parang gano'n. Parang hindi daydream. So sabi niya dito, they should recognize their presence. This kind of mental discipline will be helpful and beneficial throughout life. Hanggang sa tayo ay mag-stay sa mundo dito. Ngayon, ang tanong natin. Ang gagawin natin ngayon, may activity tayo. Nag-flash ako mga pictures. Tapos, titignan natin kung anong klaseng character meron dun sa pictures. Tapos, kayo magsasabi, no? Siguro mas alam nyo itong mga to sa akin. Tapos, sasabihin nyo kung itong mga taong to, dapat ba natin, bilang mga Kristiyano, dapat ba natin panoorin ito? Tapos, mamaya may tatanong ako. Yuri,
Datuloy na natin, no? Tingnan natin yung first picture ko dito. Ito, anong title? Hindi ko alam title niya. Perfect match. Okay, first. Ang isang Kristiyano na pumupuno ng pag-ibig ni Kristo, nakita ka ngayon, nanonood ka ng perfect match. Nakita ka ngayon ng kapitbahay mo, ng kaibigan mo na hindi naniniwala kay Kristo siguro. Tapos, ano kayang sasabihin ng iyong kaibigan? Sabihin niya, ay, nanonood ka ng perfect match, pareho tayo siguro. Kristiyano ka. Ganun kayo sasabihin niya? So, kasi bilang mga kabataan tumanggap sa pag-ibig ng Panginoon, tayo ay mga witness, di ba? Tayo ay magpapahayag ng karakter ng Panginoon sa ibang tao. Sa pamamagitan ng ating mga, hindi lang pamamagitan ng salita, kailangan pati sa ginagawa, makikita yan. So, isa sa mga gagawin natin, manunod tayo ng TV. So, pag nakita nila tayo, sasabihin pa nila, siguro Kristiyano ka, kasi nanonood ka nito. Sunod. Okay, next. Hindi ko lang yung title niya eh. So, same question. Talagay nyo. Pag nakita tayo, siguro, pag nakita ka, siguro nanonood ka nito. Yeah. 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 Yeah.
naglalaro ko siya. Meron ako ano, tindahan, meron akong store kasi may business ako dati, computer shop. So, habang wala akong ginagawa, naglalaro ako doon, pag walang customer, so nakikita ako ng mga tao. So, sa naisip ko, ginagawa ko yung mga bagay nito, sabi ko, hindi magandang witness. Kasi bilang isang Kristiyano, sinasabi kong Kristiyano ako, yung sa lugar na yun, pero nakikita nila. Kaya isang naman pala kami, Kristiyano siya, Kristiyano ako, naglalaro din siya, naglalaro. Anong pinagkaiba nyo? Walang pinagkaiba, di ba? Hindi ako magiging liwanag kung sa lugar na yun, yung naisip ko. Dito naman! Hindi pamilya kasi hindi kayo nag-react siya. So, patayin din yan. Patayin din yan. Mas lalo-lalo. Lalo-lalo na ito. Assassin's Creed. Na ito naman ay kapag ka-assassin, talagang mamamatay tao talaga yan. At kapag ka, meron na siyang laruin, kasi talagang kakaiba yung gagawin niya sa utak niya. Kasi na-experience ko mismo, iba yung effect niya sa utak. Na, ewan ko ba, kasi parang ikaw na mismo, yun yung pagkakaiba ng movies at games. Sa movies, ikaw lang nanonood ka lang nakatumama. Pero sa games, ikaw na mismo yung nagko-control. Kung anong gagawin yung character, ikaw may ano yan, ikaw may decision nun. So kapag ka may pinatay ka doon, ikaw may decision nun, napatay mo. Imagine mo yun kung anong ginagawa sa yung games. Nagdi-decision ka, napatayin yung ibang tao. Bilang isang Kristiyano, parang hindi siya tamang character ng isang Kristiyano. So, napaka, hindi maganda. Yan. Ito naman. Lol. So, mapapansin nyo, wala akong nilalagay na pangalan. Pero alam nyo. Oo, oh, si Rai. Alam niyo pa yung pangalan ng character? Oo, si Ryan, so, obvious dun sa pictures pala, kung anong klaseng ugali. Ito ay mga ugaling kabaliktaran ng ating Panginoon sa Kristo. Diba? Kabaliktaran at talagang, katulad din ito ng isang bagay na ito, marami siya marami, hindi lang siya violence. Meron pa siyang spiritism. Meron pa siyang ibang mga doktrina na inilalagay. So, makikita mo hindi ano eh, walang character talaga ni Jesus Christ. At bilang isang Kristiyano na tayo ay mangaral, papangaral natin yung kabutihan ng Panginoon, sa huling kapanahunan, di ba? Sabi kanina ni Pastor Brian, kailangan natin i-preach yung three angels' messages na yung mga sumasamba sa mga hayop at may imahe na ang hayop ay tatanggap na kagalitan ng Diyos. At kung ang ating mga ugali ay katulad ng mga hayop, diba, yung mga ganong mga ugali, makahayop na mga pag-ugali ay hindi magpapakita ng ugali ng Panginoon. Kahit mga ganito, in-improve pa nila yung Dota, nilagyan pa nila ng Dota 2. Hanggang sa, ang dami pa rin naglalaro at ito yung pinaka-favorite nyo. Ay, hindi ba? Very, very obvious, ano? Kung anong character ang meron sa larong ito. At talaga naman nakaka-addict. Kahit sa mga classroom, mga classroom naglalaro sila. Oh, motivation. So, ngayon ay meron kayong mga choices. You have a choice to continue playing, or continue watching, or not. Ito naman tayo. Limofreka. Limofreka. Aba, ano sabi natin kanina, kapag ka nanonood tayo ng television, ng movies, ano nga yung shutdown? From Talog. Ibig sabihin, hindi na tayo nag? Nag-iisip. Tingnan nyo to. Si Rega, saan nang gagaling yung power? Sa nanay niya doon sa ano? Hindi nyo na, hindi siya nag-iisip. Kasi hindi sa nanay niya nanggaling yung power. Saan nang galing yung power? Saan? Sa dragon nang galing yung power. Dragon? Meron siyang dragons, diba? Tama ba ako? Hindi nila alam, pero yung mga iba na alam nyo. Sa dragon siya, hindi nyo rin alam. Ay, oo, si ano? Diba meron siyang seven dragons. At yung pang-eight na dragon yung kanyang tatay na namatay dati. Teka ma, sino nga yung dragon sa Bible? Si Satan. So kanina nanggagaling yung power ng... Si Satan. Sige,
sabihin natin na lang, no? Parang may, may connections to. Laging merong dragon. At dragon yung nagbibigay ng power, dragon yung bida. At tingnan nyo to. Demon Fox. Sabi ko, bakit hindi ko nakita? Diba? Nakita niyo ba yun?
Ang lagi na natin sinasabi, demon fox yung bida, may demon fox sa loob. Pero pinapanood pa rin natin mga Christian. At kung kasama niyong manood yung mga klase nyo, na tayo mga 7-day Adventist, mag-preach tayo ng The Angel's Messages. Maniniwala ka sila sa akin. Yung tanong na ako, tapos mamaya, Bible study tayo. Ang sa palagay ko. Sila yung bida. At ang ginagawa nila ng mga pirata ay lumalaban sa gobyerno. Sa Bible, sino nga yung lumaban sa gobyerno? Na merong isang pamahalaan, tapos merong nagrebelde, at gusto niya siya yung maging hari. Lucifer. Pwede rin, may character din gano'n. Pero ang tinutukoy ko si Satan. Tama rin yun, may character din gano'n. Yung anak ni Satan. Pero yun ay character ni Satan. Dumaban sa gobyerno. At anong goal niya? Maging pirate king. Siya yung maging hari ng mga pirata. Pinakamalakas sa lahat. Gold Roger. So, makikita natin dito mga kabataan. Dito, kahit maghapon pa tayo, isa-isay natin lahat. Ngayon, ay ng bahay. So, susunod natin ay pag-uwi nyo sa mga bahay nyo, i-check nyo lahat ng mga pinapanood nyo. Tapos, isipin nyo kung papanoorin yung pari pa. Mahirap na. Mahirap ba? Mahirap na. Up to you. So, yun ang mga choice. Pag-Korean na lang sila. Alam ako, wala yun. Wala pa. So, meron kayong choice kung papatuloy pa ito. Ngayon, babalik tayo sa mga provisions. Balik tayo. Nakita natin kanina yung mga pinapanood natin, mga favorite natin. Siguro marami akong hindi nilagay na pinapanood nyo at ilalaro nyo. So, pag-isipan nyo mabuti na sa ating pagtanggap sa ating Panginoon bilang atin siyang tagapagligtas, siya ay namatay para sa ating lahat. If we will still continue on this things. Meron ako dito, ito, isang mahabang quotation. Mali yung source ko, ito ay nasa Messages to Young People. Messages to Young People. Ito yung kinikilabutan ako nung nabasa ko ito. Sabi niya, I entreat the students in our schools to be sober-minded. Kailangan daw tayo ay nasa tamang pag-iisip. Tinatawagan tayo na magkaroon ng tamang pag-iisip. The frivolity of the young is not pleasing to God. Yung mga bagay daw na walang kwenta, hindi yan nakakalubos sa Panginoon. Their sports and games open the door to a flood of temptation. They are in possession of God's heavenly endowment in their intellectual faculties, and they should not allow their thoughts to be cheap and dumb. Yung ating daw mga isipan, kailangan hindi yung mga walang kwenta mga bagay. Lapasin yung mga kwentuhan natin. Pag nagkwentuhan tayo, mga jokes natin, hindi naman masamang magtawanan. Pero kung puro ng tawanan ka lang maghapon, what kind of a Christian are you? Diba? Anong klaseng Christians tayo? Sabi niya, a character formed in accordance with the precepts of God's Word will reveal steadfast principles, pure, noble aspirations. Tuloy natin. The Holy Spirit cooperates with the powers of the human mind, and high and holy impulses are the result. The low common pleasure parties, gatherings for eating and drinking, singing and playing on instruments of music are inspired by the spirit that is from within. They are an oblation to Satan. Ano ibig sabihin? Say natin ano? Sabi niya, ang banal na spirit daw ay gumagawa ng kasama natin sa ating mga isipan. Sabi niya, yung mga bagay na magtaas ang standards. Ano bang ibig sabihin pagka matataas ang mga standards? Sabi niya, yung mga mabababaw daw ng mga bagay, mga party-party, mga inuman, mga gatherings, mga playing of instruments, yung mga music natin, yung lecture ni Kuya Rogel doon, mga musika, ay kadalasan may mga musika tayo, mga ginagawa tayo, na ang espiritu niya hindi galing sa langit.
ang espiritu ay galing sa kaaway kay Satan. Actually, wala nabanggit dito na games. Tama? Yes. Wala nabanggit. Kanino na meron? Dito. May nabanggit. Kalugtong yan. But, kung titignan natin yung principles, yung mga bagay daw na mga walang kwenta, pinilagutan ako eh, yung last sentence. Sabi niya, they are an oblation unto Satan. Ano ibig sabihin nun? Ano yung ibig sabihin ng oblation? Ang ibig sabihin nun ay offering. Imagine mga kabataan, na tinanggap natin ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, na siya ay namatay para sa atin sa krus ng Kalbaryo, na hindi na tayo dapat ay tumanggapan ng pamatayan na dapat para sa atin, siya lang namatay para sa atin. Ginawa niya lahat, ibinigay niya lahat para sa atin. At still, ruin offer unto Satan. Sabi ko, nakakatakot, nakakilabot. Matapos niyang gawing lahat yun, ako pa rin ay hindi sumusunod sa kanya. Ginagawa ko pa rin yung mga bagay na makapundong mga bagay at para sa kaaway pa. Nakakilabot. Nakakilabot, mga kapatid. Kaya sabi nga dito, babalikan natin yung aling principle. Lagi natin tatandaan yung mga bagay na totoo, true, honest, just, pure, lovely, good report. If there is any virtue, yun yung dapat daw natin pakaisipin palagi. Kaya sabi ko, kanya dito, ang character, personality, yan yung kanina. So, lastly, meron akong gustong ipakita pa dito na isa pa. Ang panawagan ng Panginoon sa atin. Panawagan ng Panginoon sa atin. Sabi dito, yield yourself up to me. Give me that will. Take it from the control of Satan, and I will take possession of it. Then I can work in you to will and to do of my good pleasure. When he gives you the mind of Christ, your will becomes as his will, and your character is transformed to be like Christ's character. Mga kabataan, ang Panginoon walang magagawa kapag hindi natin tukunin yung ating will, yung ating decisions sa kaaway. Hanggat nandoon yan, hawak ng kaaway, hindi ka matutulungan ng Panginoon. Pero the moment, tanggapin natin yung pag-ibig ng Panginoon, and we take our wills, kunin natin siya mula kay Satan, at ibigin natin sa Panginoon. That's the time our characters will be formed. Ang Panginoon ay gagawa ng mga malalaking bagay para sa bawat isa sa atin. So, nawa ito yung challenge sa ating mga kabataan. Maraming mga kakilala kayo, mga kaibigan kayo. Katulad din natin lahat, mahilig din manood ng movies, mahilig din manood ng maglaro ng games. At sana'y maging liwanag tayo lahat sa kanya. Hindi natin sila huhusgahan ako. Hindi, mas mabait ako sa kanya. Kasi hindi na ako nanonood ng movie. Hindi na ako naglalaro niyan. Makasalanan ka. Hindi ganun ang mga ating anak. Tayo'y maging liwanag sa kanila. Atin silang lalapitan. Hindi natin sila huhusgahan. So, I think time na to for questions na maaari nabubo sa mga isipan. Meron kayong mga katanungan sa ating napag-aralan? Sir, yung mga pinapanood sa TV, yung mga sitcoms, yung mga tulad ng Buen Buleni, ganyan. Ano yung mga comedy? Mga bata-bata lang naman, mga ganon. So, ano sa palagay niyo? Yes. Sige, tayo. Yung gusto mong sumagot? Vampire ang daddy. Mga ganon, mga vampire. Pagdating naman na, pag sinabi mong vampire, medyo kakaiba na. Medyo kakaiba na. Yung ano, may negative na. So, it depends actually sa inyong decisions. It depends kung sa relationship natin sa Panginoon. Kung gano'n natin kakilala yung kanyang karakter. But for me, para sa akin ano eh, I don't have time for that. Wala akong panahon para doon. Kasi, nakakatawa, nakakatuwa. Pero there are other things na pwede kong gawin para sumaya din ako. So, ano pang ibang question? Kayo nang bahala, habang manunod kayo, nang isipin niyo. Problema natin kung manunod tayo, nakakapag-isip lang ako. Yun yung isang problema doon eh, kasi isa-shutdown yung frontal lobe mo. So,
Ibang pressure. Okay na ba yun? Sabi ko, ikaw na pag-isipan mo mabuti. Ganyan na ang sabi ko dyan. Balita. Kasi ko pala. Balita! Paano kung balita lang yung pinapanood ko? Iinig kasi yung pinapanood ko. Actually, hindi ko nilagay yung research dito. Sa research daw, sa panonood mo ng 14 minutes ng balita, meron siyang negative effect sa health. Sinaka-stress. Puro negative yung kalabas sa balita. Corruption, accidente, kamatayan, bagyo, ay, other questions? Alam mo kung ano? Radyo! Hindi ko topic yung radyo. Horror! Horror! Kaya radyo muna. Yung radyo, simula na siya dun siya sa pinamit natin. But, sabihin ko na lang hindi ko alam yung sagot. Kasi mahirap sumagot pagka mawawala na ako. Hindi ko na lang sasagot. Horror? Gusto ko lagay nyo? Baka sa piyan. Yun yung kanina na pag-aralan natin sa first topic na ang goal nila sa pagpuproduce ng mga movies na to kanina kapag action yung pinapanood mo parang inaano na yung nila yung feelings mo na para bang feeling yung na inspired hindi inspired parang ano yun na-excite ka na yung excited ka dun sa mga labanan doon naman sa mga drama pinapalungkot ka. Dito naman sa mga horror, pinatakot ka na. Yun yung goal nila. At sinashutdown ka yung frontal lobe natin. Na punong-puno ka na lang ng takot sa buong movie. So, hindi pa rin siya maganda. Kilabayos. Madali lang siya. Kilabayos ganda. Babalik ka lang sa principle ng Philippians 4:8. Whatever things are true, true, honest, pure, lovely, good report. Kung yung mga bagay na yun nandun doon kay Vice, panoorin natin siya. Totoo ba yun? Basta palagay nyo. Ano na lang daw kung papanoon? Miss Universe. Bible, nung nagpatuloy ako magbasa, you cannot serve two masters at once.
hindi ka pwede mag-record sa dalawang master. Kailangan kang humili. So, nagkaroon ako ng problema. Nagkaroon ako ng problema. Sino ang pipiliin ko? Yung mahal. Sino ang pipiliin ko? Pagpapatuloy kong magbabasa ng Bible, o patuloy ako magbabasa ng manga. Salamat sa Panginoon. Ay, pinili ko yung Panginoon. Hindi ko kaya actually. Ang hirap. Napakahirap sa ating sarili. Hindi natin kaya. Lalo sa gantong stage. Sa gantong stage, napakahirap. Lalo-lalo na kung sanay ka na. Na yun yung lagi mong ginagawa. Inisip ko eh, sabi ko, 4 years, 5 years ko nang ginagawa, sinusubaybayan ko yung mga stories. Tapos biglang, titigil ako. Ang hirap. Pero, that's the reality of the Christian life. Actually, hindi mahirap, sabihin ko sa inyo mga kapatid. Hindi mahirap na layuan lahat itong mga to. It's impossible na tanggalin natin lahat ng mga to. At ang sabi doon, yung isang quotation na naalala ko, sabi niya, the Christian life is not hard. Kasi kung mahirap daw, anong gagawin natin? Magpuporsige tayo. At pagka nalagpasan natin yung mga temptations na to, sinang pupurihin? Siyempre kayo. Kasi nalagpasan niyo. Magaling kayo. Pero Christian life is impossible to have. Yung mga overcoming these things. At dahil impossible siya, doon tayo nalapit sa Panginoon. Kailangan natin yung Panginoon. Kasi hindi natin kaya eh. It's impossible. At para sa Panginoon, all things are possible. At pag sa paglapit natin sa Panginoon, sabi natin, Panginoon, hindi ko na kaya. Wala na akong magawa. Hindi ko malalampasan itong mga ito. That's the time na meron siyang gagawin para sa atin. At sino pupurihin? Ang Panginoon. So, there, walang ibang paraan, mga kabataan. Ang prinsipo lang natin is, by beholding, we become changed. Kung ano yung lagi natin tinitingnan, magiging ganun tayo. So, ang isang paraan ay lagi tayong tumingin sa Panginoon. Ibalik natin yung ating paningin lagi sa Panginoon. Kasi may iba tayong tinitingnan eh. Dito eh. Dito tayo nakatingin sa isang bagay na ito. And the other thing na pwede natin gawin is ibalik natin. Hingin natin sa Panginoon, doon ako nakatingin lagi. Tulungan mo ako, Panginoon. Bigyan mo ako ng lakas at tanggalin ko yung paningin ko doon. At ibalik ko, Panginoon, sa iyo. Hingin natin niya sa Panginoon. At ang sabi sa isang quotation sa Spirit of Prophecy, na hingin lang natin sa Panginoon. Sabi rin sa Bible, ito'y kanyang ibibigay. Ask and it will be given to us. Questions pa? Yung sa NBA? NBA! Sports! Unfortunately, hindi siya part ng lectures ko. Siguro, susunod na PYC, lecture ko ng sports. Pero ang isang bagay sa sports is sayang ng oras. Ang dami mga kaluluwang namamatay. Hindi nakakalam sa Panginoon kasi pag nanonood ka lang ng dalawang oras na ang sports. Paano kung athlete ka po, sir? Athlete! Siguro sagutin namin sa ibang panahon. Paano ko sagsakan? Outlet? Mali ba yung pagko-cosplay? Again, hindi siya panunod. Pero, nilagay yun yun. Ano sa palagay nyo? Sinasagot na si Kuya. Hindi dapat. Kasi nilagay mo yung image nung anime. At saan yung kagamali yun? Gastos yun? So, bilang mga Christians. Kasi ang cosplay, di ba, pinoportray mo yung character dun sa anime. I-idolize mo na po. Maging ikaw. Siguro maganda yung cosplay si Jesus Christ. Ayan! Hindi kaya magbibigis ng kahit ano. Kailangan mo. Makikita lang sa buhay. Makikita lang sa pananalita mo. Makikita sa kilos mo. Siguro the best na cosplay. Walang costume. Walang gastos. Sabi ang panonood mo sa mga anime. Sa mga JJ, sabi lang mga Bible. Nabot pa rin yung sa Bible. Oh, curious ka lang kung anong difference nila. When it comes to principles sa pinag-aralan natin, wala namang hypnotism doon, wala namang spiritism, more on information.